welcome back again sa channel ko. And by the way, this is Don G. Matagal na rin tayong hindi nagkita dahil yun nga, maraming nangyayari sa ngayon. So, i-update ko lang kayo guys about sa situation namin dito sa Taiwan, sa mga OFW. So, ngayon, nasa alert level 3 ang buong Taiwan since nung May, second week ata ng May, nag-declare sila ng alert level 3 dito sa Taiwan dahil nga po sa mabilis dumami yung cases dito sa Taiwan. So, ngayon guys, ngayon ang mga dorm dito sa Taiwan ay naka-lock dorm. Hinding-hindi na kami pwedeng lumabas kahit na diyan lamang sa 7-Eleven or kahit diyan lang sa labas ng dorm ay hindi talaga kami pwedeng lumabas. Ngayon, ang sitwasyon namin dito ay dorm company lang. Pasok, balik, diretso sa dorm. Wala na talagang mga yung daan-daan sa 7-Eleven or kahit sa grocery store. Wala na kaming ngayon yan. Pagdating dito namin sa dorm, galing sa company, chine-check yung attendance namin. May room checking din ang bawat coordinator namin. Kung kayo ba ay talagang present. Talagang wala talaga. As in, kwarto lang. Pag day off mo, kwarto ka lang. Kasi ang bawat company ngayon, siguro may mga provided meals na kayo 3 times a day. Sa amin meron eh, may provided free meals na kami 3 times a day yon. And mayroon din kaming incentive na matatanggap if na makumpleto namin yung itong days na dineclare nila na walang labas-labas until June 28. So, mayroon kaming 3,000 incentives from our company. And then, nagkaroon na rin kami ng rapid testing. Pang 2 times na naming ginawa. And then, sa rinig namin, mayroon pa kaming pang 3rd time. So, sa awa naman ng Diyos, lahat naman ng mga Pinoy sa amin dito sa UMC ay negative. So, yun. Malaki ang pasasalamat namin. So, ngayon guys, pag-usapan natin kung paano namin pini-prevent or ano-ano po ba ang mga preventive measures na ginagawa ng company namin at ng dorm dito sa mga OFW. So, unang-una, sinusunod namin yung mga tatlong safety protocols, yung pag-wear ng mask, washing hands every time na may mga nahahawakan kayo. And then, social distancing. So, ngayon, ang wearing of mask dito, of face mask, guys, since dorm work lang kami ngayon, kailangan talaga ay, as in, protected kayo ng face mask. Kailangan gumamit ng medical mask or kung hindi man medical mask ang ginagamit, kailangan magdoble ng face mask. Even sa aming production, yun na ang ginagawa namin. So, ngayon, hindi man lagi kayo makakapunta sa bathroom para maghugas ng kamay, ang ginagawa naman, every corner, kahit sa company namin or dito sa dorm namin, mayroon silang itinayong mga alcohol dispenser na kahit every time magpindot sa elevator, kailangan mayroon, talagang mag-sanitize ka talaga ng kamay mo after. So, yun yung mga preventive measures and kailangan social distancing. Ang social distancing naman dito ay, color-coded kami, blue and red. Dito sa dormitory, ang blue, dito banda sa amin, bali sineparate nila. Dito sa wing namin, banda, sa right side, color blue lahat ang mga OFW and din doon sa left side ay color red. Yon. At kailangan hindi maghalo ang red and blue. Walang puntahan sa room, walang puntahan sa bawat palapag ng dormitory. And then, kailangan pag sumakay naman, pag pumasok sa trabaho, kailangan pag sumakay ng bus, mayroon ding bus para sa blue na mga tao and red naman para sa kanila. So, yon. And pagdating naman sa aming company, ang mga blue people, naka-separate naman yung mga resting area and then sa amin din naka-separate kami lahat. Mga sapatos namin, yung sa gown room din separated din yung blue and red na mga bunny suit. Yon yung aming mga safety protocols na ginagawa dito sa company namin. So, hindi ko lang alam kung siguro bawat company na rin ay may mga ganyang
ano na rin, mga preventive measures na ginagawa since kasi ang government dito sa Taiwan ay chine-check kung talaga ba ay ang dorm at ang company ay sumusunod sa mga safety protocols nila. So far, so good naman kami dito sa UMC, Fab 8, C, and D. So, yun guys, sana ay matapos na ito lahat. We're hoping na magiging maayos na ang lahat. And since yesterday, nabalitaan namin na ang local cases ay medyo bumaba, nasa 100 plus na lang from the previous na nasa 500 down to 300, mga ganun. So, kahapon, nasa 100 plus na lang yung mga local cases. So, sana we're praying na magiging normal na ang lahat. And pagkatapos nito ay nag-aantay na lang kami ng aming third swab test na sana lahat ay maayos din para mabaksinan na rin lahat ng mga OFW dito sa Taiwan para wala ng worries at makapagtrabaho na ng maayos kasi ngayon dumadaan talaga kami ng depression, emotional stress dahil sa sitwasyon na ito, lalong-lalong pag time ng aming swab testing. So, maliban pa na natatakot ka sa swab test, matatakot ka pa din sa result kasi pag once isa sa inyo ang mag-positive sa batch na iyan ay hindi kayo papauwiin hanggat na hindi lalabas ang result ng PCR test ng isa. So kailangan hindi kayo pababain ng bus or hindi kayo papauwi ng dorm, kailangan doon lang muna kayo hanggat maaari. So yun. So, sana mga pamilya din namin sa Pilipinas, kailangan tulungan nyo din kami sa pag-pray or i-uplift nyo din ang aming emotionally, uplift nyo din kami emotionally para hindi din madagdagan ang aming stress dito. Kasi mahirap din pag OFW, lalong lana. And we're praying also sa mga lahat ng mga naging positive sa COVID, yung mga kapwa-OFW namin, we're really praying for all of you na sana maging makarecover kayo agad at maging okay na lahat. And you are also in our prayers. So guys, keep on fighting. Sana maging maayos na ang lahat. So God bless you everyone and kita-kits tayo ulit. Bye!